Hi. Hindi. Madumi. Okay. Kumusta kayo ulit? Ako ulit ito, si Sir Manny ng Mandaluyong Manpower sa refrigeration, air conditioning and refrigeration course dito sa Mandaluyong. Okay. Ang lecture po naman ngayon tungkol sa refrigeration. Refrigeration is refrigerator. Iba naman yung air conditioning. Aircon yun. Split type and window type. O yun, mga three tanner na split type. So, wala tayo rito ng cooling tower. Iba yun. Iba naman na nakaalaman yun. Ibang kaalaman, ibang experience naman yun. Pero nasubukan na po natin din yun. So, napagdaanan din po natin yun. So, dito tayo sa refrigeration. Okay. Meron sa refrigeration, kahit ang air conditioning, meron pong tinatawag na apat na uri na importante sa refrigeration. So, ano-ano yun, apat na importante na yun sa refrigeration? Para lumamig ang refrigerator dito sa loob, yung evaporator niya. Ayun, evaporator. So, nakita nyo na, may compressor dun sa loob. Yun, yun ba? Ito eh, pinag-aaralan po ito. So, ano po yung apat na uri na yun? Una, compressor. Pangalawa, condenser. Pangatlo, evaporator. Pangapat, pinaka-importante sa lahat, yung tinatawag na metering device ng iba, pero capillary tube ang tawag naman natin. So, yun po yun. So, magtataka kayo bakit walang kasamang filter dryer. Ito naman po yung paliwanag ko po dun. Ibalik natin sa air conditioning muna. Sa air conditioning, meron po tayong mga unit na walang filter dryer. Diretso na po siya. Mula ron sa condenser, papasok po yung capillary tube. Papasok naman po siya ron sa evaporator. May mga unit na gano'n na. Noon pa naman, meron na. So, na-encounter ko na po yun, yung mga gano'n na tuwing maglilinis, tuwing magre-repair, lalo na yung mga walang filter dryer, yung mga maliliit, yung 0.8. Eh, pagka nasisira po siya, yun yung tinatawag ng ibang technician na disposable. Pero may mga na-repair po mga gano'n na yun iba talagang disposable, ayaw na. Yun iba na-repair pa, na nahabol pa. Kasi ang ginawa kasi ng may-ari, hindi niya na pinilit pang panda rin. Kasi pagtawag niya kaagad, sinasabihan ko na kaagad sa kabilang linya na huwag niyo na hong panda rin para ma-recover pa natin yung compressor. So hindi na nilaki na gamit kaagad. Kaya pagpunta namin doon, para kunin, at dadalhin dito sa shop, kung tinatawag po namin clinic ng air conditioning. So, nare-recover pa. Kasi pag hindi mo na-recover yung compressor at natuluyan siyang masira habang ginagamit, dun siya masisira eh. Hindi na nga siya lumalamig, ginamit mo pa, may barado, lalo masisira yung compressor. Yun po yung kinakasira niya. So, yun po yun. So, balik na tayo sa refrigeration. So, yung apat na uri na yon, yun po yung pinaka-importante sa refrigeration. At sa air conditioning. Kasi pag wala po yung mga yan, hindi po tayo makapagpalamig ng unit. Siyempre, importante na rin po yung freon. Kailangan po ng freon ng system na yon. Yung apat na yon na kinikailangan natin. Okay? So, ito po ang refrigerator. Ito ang door, pintuan ng ref. At ito naman po yung magnet. So, sa magnet, itong magnet, nawawalan din siya ng magnet pagka hindi ito naalagaan. Pagka oras na humihina na po yung magnetism po nito ng magnet ng pintuan ng indoor, wag po kayong mag-alala. Subukan nyo pong, ito, sinusubukan ko po ito. Subukan nyo po siyang banlian ng maligamgam na tubig. Tapos ang pupunasan po ninyo ng maigi. Tuwing lilinisin po kasi yung ref po namin sa bahay, ganun ang ginagawa ko. Nililinis ko pati yung magnet. Binabandayan ko siya ng maligamgam na tubig para yung magnet niya hindi mawala. At yun,
kasi minsan na nadi-disalign ito eh, na parang umano, bumabaluktot. Bumabaluktot po siya. So dapat lagi nyo linisin no ito at aalagaan. Kasi pagka oras na nawalan no siya ng magnetize, tumataas po ang kuryente po natin sa bahay. Kasi yung lamig lumalabas. So pag lumalabas yung lamig, ibig sabihin nun yung compressor ng ref, dire-diretso po yung takbo. So yun po yung dapat natin tandaan. So pagka ang magnet po ay okay at yung lamig niya ay nakukulong sa loob, yung compressor nagiging relaxing, nagiging relax po siya. Kasi pagka na-reach po niya yung pinakalamig niya, hihinto po yung compressor. So yun po yung tinatawag na relaxing po ng compressor, na tinatawag ko rin na relaxing, ewan ko lang sa iba kung anong tawag. So pag huminto yung compressor, good po siya, makakapag-relax yung compressor. Pero pagka nakasense naman ng hindi na lumalamig yung loob, saka naman no, tatakbo yung compressor. So yun po yung magandang rep na ginagamit. Pero pagka napansin ninyo yung compressor, dire-diretso yung takbo, dire-diretso yung takbo, ibig sabihin niya may lamig na pong na lumalabas po rito sa gilid. Hindi na masyadong lumalamig po sa loob. So yun po ang diferensya nun ng refrigerator po natin. So kailangan po makapag-relax po yung compressor ng ref. Kasi, meron naman po yung mga kinakalawang na yung baba. So pag ganun ang kinakalawang na yung baba, eh dali nyo na lang po sa, kung gusto nyo ipagawa, dali nyo na lang po sa mga refrigeration shop o air conditioning shop para magawa ng paraan. Kung gusto nyo pa hong manatili yung ganda ng inyong ref. Okay. Ang refrigerator po, hindi na po kailangan po ng capacitor. Tulad po nito. Ito ay domestic ref po ito. Domestic ref. So wala po itong capacitor. Ang meron lang po rito is overload sa relay. So yung dalawang yun ang importante lang sa compressor para mapagana siya. At yung thermostat ng ref. Ito. Ito po, itong thermostat na to. Ayan. Okay. Sa ref, mas madalas pong masira yung overload. Mas madalas po siya masira. Madalas masira ang overload. Pag kayo medyo matagal na po siyang ginagamit. So, kasi meron no itong taon para masira ang isang overload. So, minsan, inaabot po ng 8 taon. Hindi na umaandar yung compressor. Tapos yan, pag chinek po ng technician, yun sabihin natin, technician lang na natuto lang o kung ano man, pasensya na ho. Sasabihin, compressor agad, pero hindi chinek yung overload sa kain relay. Di ba? So, dapat po natin munang check-in yung overload sa kain relay. Tulad na nasabi ko sa nakaraang video, ang isang technician, bago ho magtrabaho, kailangan ho munang gumawa ng diagnostic report o serviceman report. Che-check-in niya yung isang unit, tulad nitong refrigerator, kung ano yung problema, kung gumagana yung thermostat, kung gumagana yung overload, kung gumagana yung relay, o meron pang tamang resistance ang compressor. Yun po yung mga yon na ililista po sa diagnostic report. Tapos yung papakita mo sa kliyente, ipapaliwanag mo. Pag naipaliwanag mo, pipirmahan niya yon. Pag pinirmahan niya yon, ibig sabihin po nun, magaling kang technician, ayaw mo magbayad ng unit. Okay? Kasi pag hindi mo chinek ang isang unit, at ito yung ni-refer mo na lang ng bigla, magkukuro ng dahilan ang kliyente mo na pabayaran yan sa'yo. So, pagka nagkaganon, imbis na ikaw ang babayaran sa service mo, ikaw pa ngayon ang magbabayad ng nasira mong unit kahit hindi mo siya nasira. So, ingat-ingat lang po tayo. So, itong video na to, pwede nyo akong i-bash kung gusto nyo. Pero, ginagawa ko po ito bilang isang technician, ginagawa ko na po ito noon pa. Doon sa mga nasamahan ko at doon sa mga nalisan ko na
ng mga kapwa ko ng technician na nalisan ko ng mga kumpanya. Actually, yung mga kumpanya na nanalisan ko, ay nag-aaral pa ako as OJT. So, medyo nakakalungkot. Siyempre, marami na akong mga laging kaibigan doon. Kailangan ko naman umalis at mag-aaral ulit. So, ganun lang naman ang nangyari. So, bilang isang technician, wag ka lang yung tip ko lang. Ito yung tip ko lang sa inyo. Wag ka lang yung basta lang ng gawa lang ng gawa. Kundi, pag-aralan mo ng maigi, yung unit. Paano ba ito tumatakbo? May tao eh. Kung paano ba ito tumatakbo? Kung paano ba ito nasisira? Siyempre, tatanungin mo yung kliyente, ilang taon nyo na ho ba itong nagagamit? Laging ganun. Number one yan. Ang itatanong mo sa kliyente, ilang taon nyo na ho ba itong nagagamit? Bago mo ito gawin. Kasi baka mamaya, isang buwan pa lang, tinrabaho mo na, hindi mo siya natatanong kung ilang taon pa lang ito nagagamit o ilang linggo, tinrabaho mo na, under warranty pa pala. So, maraming technician akong kilala na yan ang lagiging problema. Kaya minsan, yung ibang unit, dinadala rito, sa akin binibigay yung sakit ng ulo. Okay? Pero, masaya ako sa ganun. Kahit binibigyan nila ako ng sakit ng ulo, dahil ang estudyante ko sila, natututo rin sila at natututo rin ako. Hindi ko sinasabi na magaling ako o kung ano man. Pag dinadala rito yung unit, bilang isang technician, huwag mong aminin sa sarili mo na magaling ka. Aminin mo sa sarili mo na meron kang pinag-aaralan na nagagawa mo. Yan ang pagiging technician ng air conditioning at ng refrigeration. At nababahagi mo yung kaalaman mo doon sa tao na nagkamali. Kung saan siya nagkamali. At nagpapasalamat din naman din ako dahil naaayos din naman kaagad. Kasi may mga paraan naman talaga eh para maayos ang isang unit at para hindi siya magbayad ng unit na yon. Okay? Lahat ng bagay mayroong mga pakiusap at makikiusap. Kung pwedeng sa mga kliyente, kung pwedeng natin gawin ng ganito, gawin ng ganon. Pagka pumayag sila, pwede mas okay. Kung hindi, okay lang. Karapatan nila yon. So, igalang lang natin ang isa't isa. Okay? Igalang nyo yung kliyente, igagalang din nila kayo, at kikita naman kayo ng maayos. So, yun ang tip ko bilang isang technician para sa unit na refrigeration sa air conditioning. So, sana may mga nakuha kayong o nakapulutan na aral kahit konti. Sana meron. So, hindi lang tayo basta-basta technician lang. Okay? Technician po talaga. Na hindi yun magaling na technician, kundi technician na nag-aaral din kung paano gawin ng tama. Hindi yung technician na sobrang galing. Lahat naman tayo nagsimula sa walang alam. Okay? So, balik na tayo rito ah. So, ito ang domestic ref. So, papakita ko sa inyo bakit domestic ref. Ang condenser niya, nasa labas. Hindi tulad ng ibang ref ngayon na lumalabas, ang condenser niya ay nasa bahagi ito, nasa gilid. Nasa gilid niyan. Yan. Ito ang two-door. Nasa likuran na itong domestic ref na to. Yan ang two-door. May two-door din na domestic ref yun, kundura, at may national pa yata eh. So, may Panasonic. So, yun. Yung mga walang fan sa loob. So, ito, yung dalawang to, may fan yan sa loob. So, ito yung commercial ref, pambahay. So, ito domestic ref lang ito. Ito yung meron pang condenser sa labas. So, yun ang condenser niya, nasa gilid, nasa loob ng box. Nasa pagitan po ng box na yan. Nasa gitna. So, yun ang pinakamahirap ayusin. Kasi minsan, yung mga commercial ref, yung mga glass door yung pintuan, ang mga condenser po nila is bakal. Metal tubing, yung mga nasa gilid. So, ito po, pakita ko sa inyo ito, tulad nito. Yan. Ito. Ito ang yan. Ito ang commercial ref. Yan, salamin. So, yung pipe, yan, itong metal piping na to, bakal. Bakal po yan. So, mahirap po ayusin yan. Magiging paraan na lang yan.
ibabalik na lang ho ito, gagawa na lang ng paraan to. Tulad nun, ibang ginagawa ng paraan din ng mga batikan na technician. So maglalagay ng capillary tube sa loob at tatakpan ulit ng aluminum plate. So ganoon na lang ang diskarte niyan. So ito yung compressor niya. Ayan. Ito ang commercial na compressor na unit. Meron siyang sariling, meron din balas para sa ilaw doon sa loob. Tapos yun, nandun yun. Yun isa pang ano, condenser nasa dulo, nasa loob. Evaporator, metal piping. Evaporator ito. Metal tube. So ito yung metal tube na evaporator. Pagka ito nabutas, wala na yan. Dire-diretso na yan. Halos buong system niya butas na sa loob. So andun yung condenser niya, nasa loob din. Nasa loob yung condenser niya. So yan po, ito po yun ano, yung commercial rep. So medyo mahirap po siyang ayusin. Kaya marami hong mga commercial rep na naitatapo na o nailalagay na sa isang lugar. Sabihin pa ba natin yung mga company na nagbibigay ng commercial rep ng mga soft drinks, wag na. So yun po, so nakita nyo na ho yun commercial rep. Yun po ang lagiging problema sa commercial rep. Ang evaporator po niya is metal tubing. Sa tagal ng nagagamit, mga ilang taon na o ilang dekada, nabubutas na po yan, hiwalay-hiwalay. Matakpan mo man yung isa, may lalabas ulit na bago. Matakpan mo man yung pangalawa, may lalabas naman na bago. So yung buong kaha niyan, halos na chap-chap muna, hindi mo pa rin na-repair. So tanging paraan na lang po namin dito, maglagay ng panibagong linya na copper tube dun sa loob. Tapos saka na lang lalagyan ng aluminum plate. Masama, medyo mahal yung aluminum plate. Yung manipis pa lang medyo mahal na ang metro. So yun lang magiging problema ron, pero maayos naman yun, think positive lang naman. So balikan tayo rito sa domestic. Ito yung domestic, may sarili rin siyang compressor. So yun lahat, may compressor siya, meron siyang overload, may relay, may thermostat, may evaporator. So ito naman yung tip ko naman sa mga iba, sa mga household, para maalagaan ninyo yung drip ninyo. So huwag nyo lang pansinin yung compressor na nandun sa baba. So binaklas ko yan para meron mapag-aralan yung mga estudyante pagbalik nila rito. Ito yung evaporator. So para maalagaan ninyo yung rep ninyo, ito lang tip ko dyan. Huwag nyo po, may nakalagay naman po itong warning palagi sa gilid dito o kung saan man dyan. Huwag nyo po itong sasaksakin ng matalas na bagay o yung mga pointed na matatalas. Kasi oras na ito masaksakan ninyo ng matalas na bagay, sisingaw na po yung prion dyan. Alam nyo ho ba, ito po tip ko lang po ito sa inyo. Alam nyo ba ang prion ay nakakasama sa katawan ng tao? Kaya ho kaming mga technician ay nag-iingat din. Para wag lang ho namin maamoy o malanghap yung prion. Kasi unang-una hong tatargetin po dyan ng prion sa katawan ng tao yun sinus, paningin, at yung baga. Especially yung lalamunan mo rin. Medyo mamamaus ka at makukurong ka ng sore throat. So yun na, so magkakasakit ka na habang tumatanda ka. Yung prion na nalangap mo, nandyan na yan sa katawan mo. So tatakbo na yan sa'yo. So habang tumatanda ka, yan na, mararamdaman mo na yan. So wag mo kayong magtataka habang pinapanood nyo to, kaya ka pala nakasalamin. Oo, totoo yun, kaya ako nakasalamin. So yun na yun. Yun na yung ibig sabihin ng prion. Delikado po yan. Okay. Oras na babutas po ito at may pagkain kayo sa loob. Meron na kayo pagkain sa loob. Sumingaw yung prion. Hindi mo napansin, sinarado mo to. Sinarado mo yung pinto. Hindi mo napansin na nabutas mo yung evaporator. Sumingaw na yun sa loob. Yung mga pagkain nyo sa loob,
huwag nyo na akong itanggap ang ipamigay sa iba. Ang ibig kong sabihin, itapon nyo na ho, o huwag nyo na akong ipamigay po sa iba. Para na rin ho ito sa kalusugan po ninyo. Kasi ang prion po ay delikado ho talaga. Oras na humalo po yung singaw ng prion na yan sa mga pagkain na bukas. At hindi ho naka-plastic at niluto ho ninyo yan, kasama na ho yan sa pagluluto ninyo yung prion. Delikado na ho yan. Maaaring ito ay maging sanhiw ng pananakit ninyo ng pagsakit ng puso, pananakit ng tiyan, diarrhea, pananakit ng ulo, pananakit ng likod. Doon na ho yan mag-uumpisa. Ang pinakamalas pa ho niyan, alam niyo na ho. So pag-ingatan lang ho natin na huwag bumabubutas yung evaporator, kasi ang evaporator po natin ngayon hindi po tulad po ng iba, yung mga sinaunang evaporator na magagandang klase. Ngayon no, ang evaporator po ngayon ay manipis. Manipis na po siya. So pag-ingatan ho natin na huwag po siya mabubutas. Minsan nga ho, ito yung tip po sa inyo. Alam niyo ho ba yung plastic plate? Na parang, hindi naman ho siyang yero. Plastic plate lang. Yung plastic plate, yung parang mas makapal pa sa acetate. Okay? Sa bahay, nilalagyan ko ito ng acetate. Meron acetate, yung plastic tape lang. Plastic tape. Yung plastic na plate. Lalagyan nyo ito. Ito. Ilalapag nyo lang yan dyan. Ilalapag nyo lang dito sa lapag na to. Para hindi yung magbutas yung ilalim. So, ito ang magbibigay naman ng pagyayelo naman sa gilid, sa ibabaw. So, yun na yung magbibigay doon. Para maiwasan nun na huwag umatusok. Pero, syempre, dahil sa acetate yun, o plastic, masisira pa rin yung pagka natusok. So, pag-ingatan lang ho natin, ha? So, yun. So, pagbalik ninyo, mga estudyante, i-reprocess nyo rin ito, itong rep na to. Babaklasin lahat. Pag sinabing reprocess, baklas lahat. Tatanggalin ng compressor, pagaganahin ng compressor na wala sa unit kung okay pa siya. Ina-nitro yung condenser, saka yun, evaporator. Kung may bara o wala. Tapos yan, saka siya bubuuin uli. At papalitan yun, filter dryer. Magpapalit. Kahit bago yung filter dryer niyan, papalitan pa rin natin yung filter dryer para maranasan ninyo, mga estudyante, kung paano magpalit ng filter dryer. Bevel type man yan o silicone type, yung meron na tinitread yun, isa thread o hinihinang yung filter dryer. So mararanasan ninyo yan pagbalik nyo rito. So sa mga nanonood naman nito na hindi ko estudyante, sana may natutunan po kayo kahit konti. Madalas ko pong sabihin, kung hindi po kayo technician, huwag nyo po itong gagawin. Humingi po kayo ng tulong sa mga mas nakakaalam na mga technician kung paano po i-repair ang rep. Okay? Huwag nyo po itong gagawin ng solo. Medyo delikado po talaga kasi may chemical po ito na halo. Hindi lang po ito electrical, kundi may chemical din. Medyo delikado. Okay? So, salamat po sa inyo ulit. God bless. At sa mga technician ng refrigeration na nag-handle ng chemical at electrical, ingat-ingat lang po tayo. Lalo na yan sa mga building. Ingat-ingat lang po tayo magtrabaho. May mga pamilya po kayo. Una ho ninyong isipin yung pamilya nyo habang nagtatrabaho kayo. Kung ano man yung problema, iwan nyo muna sa bahay. Trabaho muna. At maraming salamat sa inyo ulit. God bless. At subscribe lang po kayo sa channel ko, Manny T. Marino OSS. Hanggang sa muli, at hintay lang po sa mga susunod na lecture na video, o yung mga actual na gusto ninyong makita, o yung mga actual dito na hindi pa nagagawa ng iba.
maaaring magawa rito, makikita nyo pa rin. Excuse me po. Makikita nyo pa rin. Na dapat ko rin naman din ipakita para magkaroon din kayo ng pag-iingat. Okay? So, salamat po sa inyo. God bless. Ingat. At subscribe lang kayo sa channel ko.